Alright, what's up mga ka-Jike? So meron tayo dito ang Honda Beat Fi na may tinakbong hindi natin mga ka-Jike sa 41,625. At ito po ay napa-throttle body cleaning niya na, no? So start natin mga ka-Jikes. Makita nyo, umaandar naman siya. Pero namamatay. Ayun, no? Wala na, patay na siya. So naka-ready na yung ating diagnostic tool. Ayan. Check natin kung ano yung problema. And then ito po ay na code error 8 daw ang sabi. So ibig sabihin sa TP sensor, no? Or yung ating TPS doon sa may throttle body. So ngayon, i-check natin kung ano talaga yung pinaka main problem kung bakit hindi napatino nung unang gumawa kahit naglinis na nung ang tawag dito, throttle body. So kalusin natin ito mga ka-Jikes para malaman natin. Let's go! Alright, so ito, naisa lang na natin sa diagnostic tool mga ka-Jikes, no? So dito muna tayo sa DTC. Check natin. And then ayun nga, TPS sensor low at saka injector. Maring ito ay kinalas at hindi naikabit ng maayos mga ka-Jikes, no? So ngayon, titingnan natin yung kanyang parameter. Alright? So start natin. And then, andyan yung kanyang idle. Ayun na, biglang bagsak. Tapos yung throttle position niya, titingnan natin kung magdadrop to, ah. So all goods naman yung kanyang TPS, no? Hindi naman nagdadrop. Pero yung kanyang idle is bumabagsak. Yan, yung minor, bumabagsak yung minor. Yun na, wala na. Ibig sabihin, wala siya minor. So check natin yung kanyang idle screw. Baka mamaya wala na sa tono. So okay, no? Alright. Ito na tayo. Una natin gagawin tong idle screw. Then check natin yung kanyang idle. So pabago-bago, no? Tingnan natin. Nakikita nyo ba? Yan. So kahit anong pihit natin, hindi nagbabago, no? So ngayon kakalasin natin tong kanyang IACV. Alright? Para makita natin yung solenoid valve doon kung tama ba o hindi. And then, ito na mga ka-Jikes, kakalasin na natin yung kanyang IACV. At ayun na nga. Nel, pakihugot nga muna, Nel, sa sakit, saglit. Ito, ito. Yan. So, kung makikita ninyo, lubog yung kanyang solenoid valve at hindi na gumagalaw. Kaya, walang minor. So, kahit anong gawing linis ng throttle, kahit anong gawin ninyo, hindi talaga siya magkaka-minor. Dahil yung kanyang solenoid valve, dito sa kanyang IACB is ayan, oh, dapat 'to nagpe-play. Stock up siya, stock up, no? Dapat po 'to nagpe-play. So titingnan natin kung kaya nating remedyohan, kaya nating linisin para hindi makapagpalit ng ganito si sir kasi medyo pricey din 'to. Medyo mahal-mahal din. So subukan natin kung anong kaya nating gawin, no? Let's go. So meron tayo ditong 1-2 na liha, ayan. And then lilihain lang natin 'to yung loob ng kanyang IACV. Ganyan. Medyo mataba. So lilitan natin ng konti para matasya. Then ayan. Andiyan na yung liha sa loob. Sabihin natin, lihain lang natin siya. Siyempre hanggang maging smooth itong kanyang solenoid valve, no. Good. Ayan, liha lang natin na ganyan, di ba? Liyain lang siya. And then, testing natin, no? Oops! Testing natin mga ka-Jikes. And, medyo... Ayan, medyo magaspang pa siya, oh. Medyo magaspang pa. Konti pa, pero hindi katulad kanina, na... Stock na. Stock up. I mean, stock up. No? Stock up siya. So, konti lang. Huwag natin sasobrang kasi baka magkasingaw. Yan lang. Diha-diha lang mga ka-Jikes. Diha-diha lang. And then, yan na. Kabit natin. Yun.
Yeah? Medyo smooth na siya. Di katulad kanina. So ngayon, subukan natin gabit yung spring. Yan. Ito po, wag na wag ninyong hahatakin itong spring na to. Yan. Wag na wag hahatakin to. Kapit natin. Yun na. Nakikita ba ninyo? Yan. So, ito na mga ka-jigs, no? Yung nilihan natin or yung nilinis nating solenoid valve nung kanyang IACB. Yan. Nagpapump na siya. Ibig sabihin, functional na siya. Gumagana na. Yan. Ngayon, subukan natin ibalik at ikabit. Yun na. Nakabit na natin yung IACB doon sa kanyang throttle body. And then, tingnan natin kung ano yung result. Let's go! Yan, oh. Maganda na yung kanyang idle. All goods na. So, yun lang naging problema nito. Yung IACB solenoid valve. Yung valvula ng kanyang IACB. Kung bakit nagloloko yung kanyang minor. Dahil ang unang hatol dito is, ano yan sir? Palit TPS na, no? O yun, munting na siya magpalit ng TPS. No? Kasi para sa akin, pag Honda talaga, hindi nasisira yung TPS sa akin eh. Kahit sira na, nagagawa natin ng paraan. Pag Honda, no? So, yun lang mga ka-jigs. Wala tayong pinilitan. Naglinis lang tayo ng IACB. Adjust ng solenoid valve. Linis. So, all goods na. Siyempre, lagi natin tatandaan na lamang ang maala. Peace out.